welcome back again guys dito sa ating vlog. So for today's vlog guys, so ayun, nakita nyo naman, nag-post tayo sa face sa YouTube natin, ano, nabenta na natin yung ating Yamaha NMAX. Yan, so time to let go. At syempre, kumuha tayo ng bagong alaga, ano, which is sa mga hindi nakakalam, pero malamang alam nyo na rin, kumuha tayo ng bagong motor. Ayun siya, ayun oh. So ito pala yung pinalit natin sa ating Yamaha NMAX. So CF Moto na 450. Yan, no? SRS. Yan, so 2024 to guys na model. You know, SRS Brembo. Yan. So naka single sided swing arm. So ayan siya guys. Ito na yung kapalit ng Yamaha NMAX natin. So expect nyo, ito na yung lagi nating i-vlog. Ayan. Alright, so ayun, actually parang 3 days pa lang sa atin tong ano, tong SRS. So gagawin natin, hindi pa ako makakapag-review since maulan pa. Kumbaga mag-quick ride lang tayo guys. So i-share ko lang yung thoughts ko about SRS. Alright, let's go! Alright guys, so on board na tayo sa helmet. So ito siya, napaka-pogi. Ayan o, CF Moto 450 SRS. Ayan, diba? Napaka-pogi. So single-sided swing arm, Brembo na caliper. Ay, saka na natin discuss yan guys. Hindi naman to review, kumbaga ito yung first thoughts of riding 450 SRS. So start tayo. Gaya nga ng sabi ko, parang 3 days or 4 days ko pa lang sa akin to. Ayan, hindi natin gaano nararide since after natin makuha, nag-uulan siya eh. So eto na, nandito tayo ngayon sa MOA. Okay, start. Sheesh. 270 crank, 270 degree crank shaft. So ayan yung firing order niya, kaya ganyan yung tunog niya, napaganda. Sheesh. Ayan o, solid yung puwet. Itong puwet yung gustong gusto ko eh. Nice. So i-ride natin. Meron lang tayong minute dito guys sa MOA. Pauwi na rin tayo. O syempre, nag-expressway tayo. Alright, so here's our my first ride impression with this CF Moto 450 SRS. Riding position, medyo sub-sub. Hindi lang medyo, sub-sub siya. So aggressive, nasa aggressive side yung kanyang riding position, no? Ayan, then yung height niya is manageable naman. Ang height ko is 5'6". Ayan, 5'6 yung ating height. So manageable naman, okay naman. Tiptoe pero kaya naman. Ayan, yung weight ng motor, mabigat siya pero okay naman sa akin. Sanay naman ako sa mga bigat ng motor. Ayan. So yun o, kumbaga madali siyang i-drive. So masasabi ko, yes, friendly, beginner friendly itong big bike na to, ano. Yun, no? Ang ganda talaga ng tunog ng ano, SRS, ng 270 crank. Oh, kahit di na tayo magpalit ng muffler dito guys, ganda ng tunog. So suspension, as usual, sport bike to. Ano ba asa mo sa sport bike, di ba? Ayan. Then share ko lang guys, no. Mainit, mainit yung motor. Lalo na pagka traffic, grabe. Parang sinusunog niya yung hita ko. Ayan. Labas lang tayo dito, guys.
Alright, so yun ha. Ang grabe guys, ang sarap dali nitong ano, SRS. Ayun o, ang gaan niya. Pagka yung maandar ka na, sabi nila mabigat daw, pero parang ang gaan naman. Ayun o, by the way, equipped na rin guys itong SRS ng tawag nito, slipper clutch tsaka slipper assist. So yung kanyang clutch malambot na. Yun o, ang smooth ng kanyang shifting guys, grabe. And then vibrations, alas wala. Wala sa kanyang manibela, no? Wala akong nararamdamang vibration or anything. Smooth, grabe, napaka smooth. Yun o. Woo! Grabe. So ayun na nga, kinailangan natin ibenta yung Yamaha NMAX, no? So di na tayo makakapag content about NMAX. Yan. So dahil dito sa SRS na to, kaya tayo nagbenta. Well actually, ang choices ko dati ano yung R3, Yamaha R3 at saka itong SRS. Ang problema lang sa Yamaha R3, hindi kasi naipapasok ng expressway. So yun yung problema. Yeah. Di bali guys, gagawa tayo ng separate na video para dito. Kumbaga review. So eto ano lang naman to, kumbaga first ride impression since nakuha natin siya. Ngayon ko pa lang siya may enjoy or ngayon ko pa lang siya magagamit-gamit since nag-uulan. Ayan. Pero overall, paganda nitong 450 SRS. Wala akong masabi sa price point na 318,000. Ano mo kukuha mo, no? So eto. Grabe. Ah! Woo! You know. Grabe, ang ganda ng tunog, grabe. Sana naririnig nyo, no? Sheesh. Guys, hindi pa tayo makapag ano, makapag was-was. Kasi break-in period pa tayo. Nagli-limit lang tayo up to 5K RPM. Lahat tayo magagawa. So, nagli-limit lang tayo guys. Saka na tayo mag-was-was pagkatapos na ang kanyang break-in period. Alright. Pero pwede naman nating pigay ng konting-konti. You know. Grabe yung torque. Eh grabe. Grabe yung torque. Grabe. Sarap. Lalo na siguro pagkaan na to guys, yung tapos na yung break-in period na ito. Kumbaga mas may enjoy ko na siya. Kaya lang wala eh. Siyempre kailangan natin mag-break-in, di ba? Ha ha.
Minsan nagigil eh. Papasok na tayo ng expressway dito sa Cavite. Ayan. Di naman tayo excited no sa expressway since lagi naman tayo nag-expressway sa kotse. So hindi ako ganun ka-excited magmotor dito sa expressway. Okay lang. Mas mabilis na tayo makaka-uwi kasi nga nag-expressway na tayo. Hup! Grabe naman yun. Okay. So dito sa expressway, chill ride lang tayo. Ayan o, wala mo ng was-was, diba? Tsaka isa sa pinaka-importante, wait, okay. Tsaka isa sa pinaka-importante guys, syempre cash muna tayo. Wala pa tayong RFID kasi wala pa naman tayong plaka o RCR, ganun. Sana tahimik lang, no? Sana naririnig nyo ako ng maayos kasi parang medyo malakas yung hangin. So medyo, ayan, ganyan tayo ng konti. Yan. So cash, andun yung cash ko sa may gloves ko. So tinatago natin. Medyo yung hangin lang eh, no? Pagka expressway, malakas. Paano kaya? So nakadrag tayo ng ganun? Pwede. So kailangan siguro mag-upgrade tayo ng windshield. Yung medyo mas mataas or mas mahaba ng konti para yung hangin hindi siya gaanong pumapalo sa helmet. Medyo maingay eh. Okay. So, ito yung mahirap sa wala pang RFID. Pila tayo sa cash. Yan, ayaw ko naman sumingit, no? Yan. Pipila tayo. Kahit mainit. Tapos, ang hirap pag naka-gloves ka. Tapos, yung pera mo nasa bulsa. Ang hirap dukutin yan, amen. Tayo nasa gloves na, nakaipit. Alright. Woo. Alright. Yeah. Muntik na tayo mapunta ng ano kanina sa may yeah. Yan o, dito natin kukunin guys. Yan, life hack. Yeah. Yan. So patupi ako tayo. Oops. Yeah. Yan lang. Hindi tinupi ni ate. Alright. Yun o. Sino kaya itong naka NK na to? Parang hinintay pa niya ako ah. Siguro sabi niya, ito ata yung tropa ko eh. Huh.
di ba? Sis, 450 yan, boy. NK450. Solid, oh. Hinintay niya ako. Ewan ko. Shoutout sa'yo. Sarap eh. Oy, 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 oy. Wag ganon, men. Wag ganon. Break in tayo, di ba? Wag ganon. Chill. Kalma. Kalma lang, kalma. Kalma, dos. Alright guys, so yun yung ating first ride review dito kay 450 SRS. Ah, hindi naman siya review, kumbaga yung thoughts lang. First ride impression, ayan. Mas maganda, tawagin yung first ride impression. Since ito yung medyo mahaba-haba nating biyahe sa kanya ngayon. So usually dito-dito lang ako eh. Kaya lang medyo maganda panahon, kaya napunta tayo ng Manila. So ayan siya. Soon, gagawa natin ng review tong bike na to. Tsaka, ayun, eto na rin yung lagi nyong makikita, guys. Mainit lang. Pero, manageable naman. Kaya naman. Woo! Pero, ang sarap nyang dalhin. Grabe. Yun, oh. So, tayo ay uuwi na. Siguro next ride natin, medyo magre-review-review na tayo dito sa bike na to. Gusto ko lang muna i-enjoy yung moment nito, ano? Itong SRS. Dahil napakaganda. Quality. Yung pagkakagawa sa kanya. Alright, so guys. Kung gusto nyo maraming gatong video, nasa tamang ano kayo, nasa tamang channel kayo. Alright, so kinakits tayo for the next episode ng vlog natin regarding dito sa CF Moto 450 SRS. Alright, so yun, peace out.